nating malaman sa mula sa kanilang dalawa. Ang tagal na rin kasi natin na lockdown and experiencing all this quarantine. I'm sure na may miss niyo na magtrabaho ng dalawa. Sobra. Sobra-sobrang miss ko na. Yes. Miss ko na mag-tip. Nakaka-miss, di ba, na bumalik sa set. Pero siyempre ikaw, Joshua, balita namin meron kang upcoming project. Anong pwede mong i-share sa amin tungkol dito? Ayan, may gagawin po ang movie with the direct Chito Ronyo, ang mga kaibigan ni Mama Susan. Ang story niya ay abangan nyo na lang. Pero ito ay horror. Horror po to. At magre-resume na rin kami. Actually, naka-receive na rin po ako ng text about dun sa schedule nun. Magre-resume na kami. Si Janella naman kasi madalas kang mag-interpret ng mga songs sa Himig Handog. Diba? May bagong Himig Handog edition na naman this year. And syempre, ang mga wish ng iyong supporters and fans na makasama ka uli. How does it feel to interpret a song ng mga bagong composers? Actually, it's one of the most nerve-wracking experiences ever. Kasi it's not my competition kasi. It's the competition of the songwriters. So parang for them to give you the trust, nakakakaba siya. So lagi akong kinakabahan pag sumasali ako sa Himigan. Pero alam namin, meron ka rin a new single under Star Music, Blanco. Bakit Blanco ang title? What is it about? Actually, I didn't write it, pero it's Blanco basically because parang pag nakikita mo yung taong gusto mo, nabablanco ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, parang ganun. Number one fan ako niyan sa mga kanta niyan. Una mong ginawang kanta, di ba, yung Mahal Kita Pero? Yes. Oh, alam ko. Paborito mo yun, Joshua? Oh, maganda rin po yun. Maganda rin po yun. Pag binahal mo ba si Janella, meron din pero? Walang pero. Mahal kita, yun lang yun. Wala nang pero. Ngayon. Na-miss yun. Isa-isa. Miss ko na siya. Miss ko na yung trabaho. Yung pag-shoot po, yung pag-taping. Oo. Pero una mo sinabi ay miss ko na siya. Kanya Janella. Na, gusto ko rin kasi mga trabaho ulit si Jaya din. Hindi, actually si Josh, grabe siya sa set. As in, maalaga talaga siya. Yung patient siya. It's one of the best na nakapartner ko ever talaga. Wow. One of the best privilege. Na nakapartner niya. May best yun ha, Josh? Thank you. Isang privilege yan. Si Joshua, parang kanina pa iba yung ngiti niya. Nabalitaan namin, crush mo daw talaga si Janella noong. Aha. Pakilinaw nga. Crush yun, no? Si crush Jaya mo po? Oo, noong pa. May nagsabi lang sa amin. Oo, aminado naman ako. Sinabi ko rin po sa kanya yun. Parang dati... Sinabi sa kanya na crush mo siya. Kanya, inamin ko sa kanya yung lahat. Lahat nung ginagawa ko dati. May mga sinisave ako mga pictures niya. Parang fan ako, parang ganun. Parang fan, hindi crush eh. Nagsisave ako ng picture niya sa phone ko. Ayun. Pero ang kita kasi... So how... Okay, so what did you feel nung finally sinabi na makakatambal mo na si Janella? Kasi nasa sa feeling mo makakatrabaho. Actually, nire-request ko siya kay Sir Mark dun sa head sa GMO unit that before. Nire-request ko si Jaya na sana magka-work kami together. Tapos tanda ko pa dati, hiningi ko yung number ni Janella. Tapos, ano nangyari? Ikwento mo? Hiningi ko yung number ni Janella kay Gian. Star Magic po siya na RM. Nung tinanong niya si Jaya, sabi niya Jaya sa akin, next time na lang daw pag close na kami. Kailan yun? 3 years ago? So, hindi mo binigay yung number? Hindi niya binigay. Bakit po? Pag close na daw. Parang hindi naman siya yung nanghingi personally. Tapos sabi ko, hindi naman kami close. So, ba't ko ibibigay? All the time, hindi pa talaga kami close. So. Pero hindi kasi kayong dalawa dumaan kayo sa love and heartbreak. Kaya gusto naming malaman para sa inyo,
kapag friends ba, mas better na maging lovers after? Ako, friends first before, bago maging lover. Kasi parang yun yung pinaka-best foundation. Mm. Pagka mag-jowa na kayo. Yung friendship nyo. Ikaw, at least, mas kilala nyo na po yung isa't isa. Ayun. Ako, feeling ko it's different for everyone. Pero, totoo naman na before you get into a relationship with someone, you have to get to know them first talaga. Like everything. So yeah, friendship. Friendship is very important. Friendship comes with, yes. Let's play a game. Who's most likely to? May ibibigay ko sa inyo is sasabihin niyo sa akin. Who is most likely na gawin or maging ganon? Like, let's start with this. Who's most likely to forget a monthsary or anniversary? Joshua. Feeling ko. Oh, I think ako. Sige na, bigay mo na sa akin. Remember. Ako talaga yun. Who's most likely to cry when heartbroken? Both? Both. Both. Mm-hmm. Who's most likely to kiss on a first date? Both. Anong both, Deb? Sino ba? Piling ko ikaw. Ano ako? Ako? Sure ka? Ikaw. Ako, feeling ko si Janella. Janella, ikaw. Bakit ako? Ikaw naman talaga eh. Ikaw naman talaga eh. Nako. Hinabi nyo yan. So, parang hindi kayong dalawa ganun. Parang hindi na lang ako. Okay. Who's most likely to fall in love first with a love team partner? Ako. Ipagtubo. Okay. Si Joshua. Okay. Who's most likely na ipaglaban ang taong na mahal? I think it's me. Why? Ikaw lang. Oh, sige. Okay. Since kanina, natanong ko na kayo, natanong na kayo ng fans ko, ngayon naman, bibigyan ko kayo ng chance na tanungin ang isa-isa. The killer questions with Joshua and Janella. Alternate lang kayo. Mauna ka na, Joshua. Okay. Sino ang namimiss mong kasama or gusto mo sana makasama during quarantine? Actually, nung quarantine, talagang na-miss ko talaga mag-taping. Tapos naalala ko yung set ng Killer Bride. So, like, totoo talaga na na-miss ko yung company ng lahat sa set. Yung katent ko si Ate Maha, tapos lahat, everything. I miss everyone sa set. Yun yung na-miss ko nung quarantine. Ano naman yung gusto mong gawin kasama yung taong yun? Like, for example, si Ate Madge, ano yung gusto mong gawin kasama yun? Ano yung na-miss mong gawin? Madami. Actually, nakakausap pa rin kami ni Ate Ma. Pero yun nga, na-miss ko mag-taping. Yun talaga yung na-miss ko. Okay. Last question. Ano naman yung mga bagay na natutunan mo during quarantine? Yun nga, magluto. Natuto. Oo, yung kanina. Yung magluto. Oo. Tsaka mag-garden, medyo. Maliit. Garden. Inalaga siya. Tapos mas inalaga, mas natutukan ko yung mga pets ko. Mahilig kasi ako sa mga pets. So yung cat ko, super naalagaan ko siya. Yung dog ko. Naging maalaga ako dito sa bahay. Naging hands-on ako. So ikaw naman, Janella, ano ang 3 questions mo for Joshua? Ano yung gusto mong ma-achieve pa sa career mo? Gusto kong mga trabaho yung may mga veteran actresses and actors pa akong gusto makatrabaho. Like? At si Miss Nora Honor, si Miss Vilma Santos, like, yun yung mga gusto ko pang i-achieve. Parang ibang experience din yun. Ano yung first impression mo sa akin nung di mo pa ako nami-meet, tsaka nung na-meet mo na ako? Maarte. Hindi man maarteng maarte. Like, choosy ka lang talaga sa sinong kakausapin mo. Ganun. Like, hindi kayong warm na makakausap ng lahat. Parang ganun. Kasi, that time pass, parang hindi kita nakakausap eh. Tapos, ang impression ko naman sa'yo nung nakilala na kita, na okay siya, na friendly pala siya.
na hindi pala siya yung tao na choosy, na cowboy din pala tong babaeng to, game sa lahat. Shy lang. Shy lang. Doon ko nalaman na parehas pala kaming introvert yun. O sige, dahil sinabi mo, inamin mo sa akin dati na crush mo ako. Bakit ako yung crush mo? That's a good question. Bakit? Bakit? Sagutin mo yan. Noong time na may dance group tayo, parang street boys eh. Dance group tayo sa ASAP. Ang misteryoso mo para sa akin, like, mas gusto ko kasi yung mysterious na tao. Parang, ano ka, yung mapapaisip ako na, paano kaya ito pagkasama niya na ako? Paano kaya ito kapag kami na? Paano kaya ito pag... Parang ganun, sobrang misteryoso mo para sa akin. And yun yung dahilan kung bakit nagustuhan kita. Kaya parang kahit tarayan mo ko, parang, ba't kaya siya nagtaray? Parang ganun. Oh, parang sinasabi mo, Joshua, is parang napapaisip ka kay Janella. She makes you wonder about me. So may mga moments pala na iniisip mo na paano kaya kung maging kapatid? Oh, nga, may ganun. Paano napipin paano? Ah? Sumagi pala yan sa isip mo na paano kaya kung maging kayo? Dati. We'll never know. You're still young. You're single. Both of you are single. A lot of things can happen. And kami siguro from the outside looking in, we will just wait and see where life will take the two of you. And thank you very much, Joshua and Janella. Napasaya lahat ng mga fans around the world today dahil game na game kayo makipagkwentuhan sa amin. Thank you very much.